Umapela ang mga informal settler na dinemolish ang mga tirahan kahapon sa Payatas, Quezon City na ayusin ang kanilang lilipatan. Nagpalipas po ng gabi ang ilang pamilya sa covered court. Mula sa Payatas, Quezon City, may live report si Oscar Oida. Oscar. Yes, Ray, kanya-kanyang discarding nga yung mga residente dito kung paano lalabanan yung lamig sa buong magdamag. Sa katunayan kanina, inabutan natin ito si Ate Teresita na nagsiga na lamang parang malabanan yung matindi lamig. At karamihan nga sa kanila daw hindi makatulog dahil nga dito. Yung iba naman ay nagkapi na lamang at parang labanan yung lamig. Yung iba nagsiksikan dito sa may basketball court kung saan nga nakisilong yung karamihan sa 19 na pamilyang naapektuhan ng demolition. Dito nagsiksikan sila kasama yung kanilang mga naisalbang mga gamit, pati na rin yung mga bata at yung mga nawala ng tirahan nga. Di kalayuan dun sa tinitira nila sa may Nara Street dito sa may Barangay Payatas B sa Quezon City. Samantala, madaling araw pa lamang, Rhea, ay hindi ininda ng mga residente dito yung lamig ng panahon at bumalik sila sa kanilang lugar, particular yung dinemolish na bahay, para nga naman humakot naman ng mga maaari pa nilang pakinabangan, mga kahoy, mga yero, kasi ang balita ng araw nila ay hindi pa tapos yung clearing operation dito at ngayong umaga ay pagpapatuloy ito. Ang pangamba nila ay tuluyan na lang hindi mapakinabangan etong mga gamit na ito, kaya bumalik sila para nga makuha yung anumang bagay na maaari pa nilang maisalba nang sa ganun yung magamit nila kung saan man sila lilipat. Ang problema ngayon, Rhea, dito ay wala silang palikuran at problema rin sa tubig. Kaya ang kahilingan nila sana raw ay maayos na sa lalong madaling panahon yung kanilang malilipatan. At sana po yung matulungan sila ng konting financial na tulong ng gobyerno nang sa ganun yung maging maayos yung kanilang pagsimulang muli dun sa lugar na bago nilang pumuntahan. Rhea? Maraming salamat, Oscar Oida.